So, nakabalik na tayo, guys. Ano kasi ngayon dito, ay, ang lamig na, guys. Winter na, snow na sa labas. Tapos, kailangan ko talaga uminom palagi ng ginger tea. Yan ang nakakatulong sa akin. Marami na nagkakasakit dito dahil hindi sanay sa lamig. Pero, carry lang, kaya lang. So, yan. Lumabas na, guys, yung results. Ito yung mga, ito yung dito yung Panday School. At ito naman yung course, or yung tawag nila dito is program. Inom lang saglit, guys. Ayan, medyo okay na. Scroll down ka na, guys. Dito, makikita mo yung subject. So, dito, ito naman is bachelor program design. So, mag-start dito ng winter. So, ang language purely in English siya. And then, ang tuition, OMG, guys. So, sa akin, that time, nag-skip na ako agad. Pag nakita ako, OMG, ang laki. Wala nga akong budget for tuition. So, sabi ko, skip na ako agad. Hanap-hanap na tayo ng iba. Yan, pag nakita nyo, tuition fees per semester, nan, kiri na yan. So, yan na. Pwede nyo na i-click yan. Tingnan nyo. Saan nyo na yan. Ganyan, ha? So, click nyo na. Scroll down kayo, guys. So, yan. Dito na yung mga details kung paano, ano tungkol sa course na ito. So, yan. English, winter semester. So, ito ay 6 semesters kayong mag-aaral. Wait lang, guys. Close ko nga yung door. So, yan. Sorry, guys. Binuksan ko yung window ng konti kasi parang wala na akong fresh air. So, yan. Dito na. Para makita natin yung requirements, click natin ito. So, kailangan ng A-level. Oh, no. Ito, guys. Kailangan ng English proficiency. Yan. At kailangan din ng A1. Kaloka. Kala ko wala. So, tingnan natin ito. So, magbabayad lang. Ay, ang laki ng contribution. Kasi, contribution ko ngayon, guys, sa university ko, ang liit. 52 euro lang for, ano lang yun siya, ha? Hindi yung tuition. Kasi, tuition ko, zero. Ang binabayaran ko, student union lang. Para sa akin, ano na, hindi na ako dito kung ako yung mag-a-apply. Malaki kasi. I mean, malaki yung student union nila. So, ang tip ko sa inyo, punta tayo sa medyo maliliit na university. Kasi ano, medyo mura yung ano nila. Yung tuition, ano na tuition, yung student union fee per semester. Tulad sa akin, sobrang liit. Yun na yung pinakamaliit na student union fee. 52 euro sa 6 months na yun. Excuse me, guys. So, pakita ko na lang sa inyo, guys, kung ano yung new university na nakuha, na kung saan ako ngayon. So, ito yung maliit lang siya na city. Minsan kasi, mataas yung chance mo kasi hindi umaabot ng 100,000 yung applications. I think lang mga 5,000 applicants. So, medyo may chance ka, guys, kesa naman sa big university, tapos meron silang 1 million applicants, isipin mo naman, so paano na kung hindi rin naman tayo katalinuhan, di ba? So, dito ako nakakita ng school at ng university na carry na, dito ako, kasi non yan ha, no tuition. So, ito na rin yung course ko pala, guys, so alam nyo na ngayon ha. So, yan. Excuse me. So, ito yung inaaral ko ngayon. Kaya sinabi ko sa inyo, medyo nabigatan ako, ba diba? Medyo mahirap siya. Tapos, nag-focus ako ngayon sa German A1. Like, sinabi ko nga sa inyo, wala ako binabayarang tuition. Zero. Pero, guys, nagbabayad ako ng 52 euro per semester. So, sa previous nakita natin, magkano 100 plus. So, para sa akin, malaki na yun. Dahil student
wala akong full-time job dito. So, para sa akin, malaking babayarin na yun every month. Etong 52 euro per semester, para sa akin, okay na yan. Given na, hindi na rin naman ako nagbabayad ng tuition. Kasi free tuition ako eh. Excuse me. So, yan. Ito yung mga requirements. Yan. That time, wala ito. Hindi ako nag-pass nito. Ng English B2, hindi na ako ni-require that time. Kasi galing ako Philippines. Parang, hindi ko alam guys. Doon kasi sa UNESIS, hindi na ako hiningian. So, plan ko sana mag-take yun ng IELTS. So, nakita ko, bakit sa personal ko na account, wala ng English? Hindi na ako hiningian ng English, IELTS, ganyan. So, hindi na rin ako nag-take ng... Nasa 10,000 din ata yung babayaran kung mag-English pa ako. So, since hindi ni hiningi, hindi na rin ako nag-take. Naka-less na. And then, ito pala guys, yung German A1. Hindi na rin ako nag-take sa Philippines. Ano na, inaaral ko siya ngayon dito. Provided na rin siya ng university for free. So, wala akong certificate sa Philippines. Walang German A1, walang English IELTS. Wala. Diploma lang, guys. TOR. Keri na. Ang ganda ng university na to kasi provided na nila yung German A1 mo. So, hindi na ako nag-aral. Medyo mahal din yan, guys. Mag-aral pa sa Philippines. Tapos, takes time. So, first, nag-uni-assist ako. Then, ito na yung application directly sa school. And then, ang bilis lang ako nakuha ng admission sa program na ito. Kaysa sa ibang program. Nagbigay sila latest. Enroll na ako sa program na to. So, tinuloy-tuloy ko na siya. Kasi ano, yung visa ko, nakalagay na rin kasi doon, guys. Na ito yung nag-aaral ka sa program na ito. In-indicate talaga nila na ito yung program mo. So, parang sabi ko, kung magpalit ako, baka magkagulo-gulo yung visa ko ba? Yan, yung course details about university. Ito yung university ko pala ngayon, guys. So, hindi ito siya malaking city. Pero good na siya para sa akin. Kasi galing naman ako sa Palawan, diba, guys? Maliit din yung city namin. Parang close to nature. Tapos yung city na ito ay ganun din siya, guys. Maliit lang siya and then close to nature. Ang ganda ng river nila dito. Nagustuhan ko dito. So, kung maghahanap kayo ng university, ganun lang gawin nyo, ha? So, may question kayo, magsabi lang kayo kung tingnan natin kung kaya natin sagutin. So, next time naman, guys, proceed naman tayo yun sa application na, guys. So, may pasok ako ng 7. Habol ako ng bus, 7:26, so may time pa ako. Malapit lang pala guys yung bus ko. So mga ilang hakbang lang dyan sa katapat lang ng dormitory. So nandyan na yung bus. Ano lang, minsan tumatakbo para mahabol ko yung bus. And then mga 7 minutes sa school, sa university na rin ako. So kung gusto nyo, pakita ko lang sa inyo magpalit. Kung gusto nyo ng masters, click nyo lang ito. Masters. English, kung wala din kayong mga certificates, same lang sa akin. So, ito, Master's Degree, Accounting and Controlling. But this is in Berlin, guys. If willing kayo magstay sa Berlin, carry naman ang budget nyo. So, ang advantage naman pag sa Berlin is maraming opportunities sa trabaho, siguro ganyan, diba? Kasi big city. Yan. Pero ako kasi mas bet ko small city lang ako, guys. Tsaka madali ko siyang maligaw ako. Kaya kong Google Map, ganyan. Uwi ngayon sa school namin, sa university namin, guys, nasa 5 kami ating Filipinos. May bagong dating, ang saya lang. Kasama ko sila nakaraan. So, ito yung masters, guys. So, tuition none again. So, good news. May mga university na mahal. See? Ito, may tuition. So, carry mong bayaran. So, dyan ka mag-apply. So, o kasi hindi ko carry.
So yan guys, sana nakatulong sa inyo ha. And pasensya na kayo sa boses ko, sobrang lamig kasi medyo nag-adjust yung katawan ko talaga kasi ang init, 'di ba, diyan sa Philippines. Tapos biglang pagdating ko dito, hindi pa siya ganoon ka winter, hindi pa winter noon. Pero ang lamig na ha. So what more today? What more na ngayong winter na talaga? Ay, nag-snow na sa labas, ganyan. Habang nagkaklase yung professor, ako nakatingin sa bintana kasi na-amaze ako. Geez, snow na talaga. So guys, sana nakatulong ito kahit papaano sa paghahanap nyo ng university. At yung mga sinishare ko sa inyo, yan na rin guys, yung pinagdaanan ko mismo. Siya nga pala guys, sa nagtatanong, wala nga pala akong agency. Wala, nothing. I don't have agency. DIY ako. Do it yourself na lang guys. Yun ang suggestion ko. Kasi makatipid tayo. Pero kung may budget ka naman, maybe, care na kung kaya na kayong i-guide lahat-lahat. Pero, I heard guys, yung nag-agency sila, ganun pa rin. Sila rin gumawa lahat ng papel nila. So, what's the point, diba? Ikaw rin talaga ang gagawa ng sarili mong application. Papel mo, motivation letter mo, ikaw rin gagawa niyan. Kasi personal ang application, hindi ibang tao. Ikaw, sariling sikap mo talaga yan. Huwag mo yan siyang idepende sa iba, guys. Kasi sariling sikap yan talaga. Dito nga, magdating dito, sariling sikap lahat. Hindi ka pwedeng magdepende sa iba. So, sariling, ikaw lang mismo talaga. Yan. So, kaya sinasabi ko sa inyo para makatipid kayo. Kung talagang desidido kayo mag-aral. DIY lang, guys. Kasi ako DIY. Keri naman. Dito na nga ako. So, ano pa ba yung iba nating topic? Next video na lang, guys. Kasi mayroon akong klase ngayon. German A1 nga pala yung klase ko ngayong Wednesday sa umaga. So, yun, guys. Sana nakatulong ito sa inyo. Alam ko, maybe ngayon naghahanap na kayo ng university para makapag-apply na kayo. Sa next video nga pala, guys, proceed tayo sa next step. Okay? So, antabayanan po ninyo next videos. Thank you po, guys. Bye-bye. Ingat kayo palagi. And Merry Christmas! Bye-bye!